Ewan ko ito kung matigas na ba ito kasi isang taon na to. Hello mga boss, magandang araw at welcome back sa aking channel. Sa araw na ito mga boss ay pag-uusapan natin kung paano talaga ito saranggola na ito ay paliparin. Kasi may mga nagtatanong sa akin, paano daw lagyan ng tali? Paano ba gumawa nito? Tapos pag umiikot-ikot, anong dahilan? Paano ba siya ayusin para yung umiikot-ikot siya, maayos mo at lumipad pa rin siya? Paalala lang no, hindi ako professional na gumagawa ng ganito. Kasi itong aking isishare sa inyo ay personal ko lang na experience simula nung pagkabata ako. Kasi nung bata pa ako, gumagawa ko ng mga ganito. Ganun din, ikot-ikot din siya pagpalipad ko. So, ito, kinansawan pa nga ako ng marami nung ginawa ko to. Yung paggagawa ko pala nito, nandyan lang ang link sa description sa baba. Kasi yung pakpak nito, nabaliktad ko ng lagay. So, sabi nila, hindi daw lumipad. Pero ayan, kung nakikita nyo, ayan siya, lumilipad siya sa video. So, lumilipad ito. Ewan ko lang ngayon kasi hindi ko pa na-try. Kasi isang taon ang nakakaraan. Bago ko lang to nilagyan ulit ng cellophane kasi nakasabit lang to. Pero lumilipad to mga boss kahit baliktad yung pagkalagay ng pakpak. So yung mga nagtatanong ngayon, paano daw ito lagyan ng tali? So ganito lang siya mga boss. Itong dalawang pakpak na to, dito at saka dito mo ilalagay ang tali. So ipakikita ko ngayon kung paano ilagay. So meron akong tali dito, nylon. Ito, sana makita nyo yan. Ganyan lang kahaba. Depende din sa laki ng inyong saranggola na ginawa. Lagay mo lang siya dito. Butasan mo yan konti. Dito sa gitna. Papakita ko lang mamaya. I-close shot ko. So yan yung una. Dito sa pakpak na isa. Ito. Yung pangalawa, dito mo ilagay sa may buntot banda. Sa pakpak pa rin nakalagay. Simpleng tali lang naman mga boss. So ayan na yung nylon. Okay, nakikita naman pala sa video. So ang gagawin mo, lalagay ka ng loop dito. So siguraduhin mo na yung nylon dito, paganyan siya. Halos 90 degrees siya galing dito. Ang ibig kong sabihin, yung dito na part, itong dito na nylon, ito dapat 90 degree ang kanyang angle. So ganyan. Hindi ko alam sa ibang mga tao kung ganyan bang ginagawa nila. Pero sa akin, yan ang ginagawa ko. So ayan, tama na yan, 90 degree. So ganyan siya ang pagkalagay mga boss. Sa akin ha, hindi ko alam sa iba. Pero sa akin, yan ang ginagawa ko. So tali natin dito ng loop. Isang tali lang naman na loop. Okay na yan. Ayan. So ayan, yan ang ating tali ng saranggola. Ayan na siya. Dito mo na ilalagay ang iyong tali dito sa nylon mo na hawak. So ayan. Oh, okay na siya. So ngayon mga boss, pakita ko ng close up. Ayan, isa dyan at saka dito sa may buntot banda sa dalawang pakpak. Ayan at saka dito. So, yan ang kanyang pagkatali. Ayan. So, yung dito na part sa likod, kung nakikita nyo, pa-slanting yan siya papunta dito sa dulo. O dito, slanting. Tapos dito, ayan, 90 degree yan siya. Yan lang sa akin. Ngayon, kung ewan ko lang sa iba, pero yan ang ginagawa ko. So, yan, tapos na tayo sa tali. Ngayon, may mga nagtatanong yung saranggola daw nila paikot-ikot daw pagpalipad nila. Minsan mga boss, mali yung pagkagawa. It's either yung inyong pakpak ay matigas. Ewan ko ito kung matigas na ba ito kasi isang taon na to. Ayan. Dapat kasi yung pakpak mo malambot at magaang. Hindi yung matigas masyado. Kasi pag matigas masyado to, ang hangin, pag
pag ano ng hangin sa kanya, hindi siya mag-bend ng ganyan. Hindi siya mag-bend. So, ang mangyayari sa kanya, iikot siya ng iikot. Minsan din, yung ulo, dito na part, ito, kung nakikita nyo yan, nilagyan ko yan ng alambre noon para mabigat. Kasi minsan, magaang masyado yung ulo. Yun din isang dahilan na umiikot siya. Hindi siya lumilipad ng maayos. Ito ang dahilan, ang ulo. Lagyan mo ng pabigat. Kung nakikita mo na okay na siya, so, kung nakikita mo na paglipad niya, okay na siya, kunti na lang, dagdagan mo pa para mabigat yung ulo. Kasi minsan, yung ulo ang dahilan, kulang sa bigat. Tapos, dapat yung buntot mo, itong part dito, malambot to. Kasi, kung nakikita nyo yung ibon, wala namang ibon na ang buntot ay sobrang tigas. Malambot yung buntot ng ibon. So, dapat yung buntot dito, dito banda na part, malambot. I-compare mo dito sa, kung nakikita nyo itong body niya, ito, itong kawayan na ito, medyo makapal yan, compare dito sa buntot. Tingnan nyo yung buntot, binawasan ko yan, oh. Ano kung nakikita nyo, pero may bawas yan dyan na part. So, malambot yung buntot na yan. Yan. Para yung hangin, maganyan lang siya sa hangin. Ganyan. Tapos, yung dito na part, medyo dapat malambot siya para lumipad. Mas maganda yung medyo bago-bago pa na kawayan ang gamitin nyo pag gumawa kayo. So, yan. Kunwari, paglipad niya, okay na siya. Hindi na masyadong umiikot. Nilagyan mo na ng mabigat dito sa ulo. Pero, parang hindi siya balance. Minsan, gumaganyan siya dito. Or dito siya nagdadive. Ang gawin mo, lagyan mo ng cellophane. Kunwari, dito siya nagdadive na banda. Ganyan. Lagyan mo ng cellophane dito para mabigatan dito. Hindi na siya mag-dive dito sa kabila. Pero pagka matigas talaga yung kawayan na ginamit nyo, hindi siya masyadong nagbibend pag lumilipad na. Hindi talaga yun nilipad ng maayos. Iikot-ikot talaga yun, mga boss. So, kahit anong gawin nyo dun, kasi experience ko na yun nung maliit pa ako, ang kawayan na ginagamit ko matigas. Kaya yung saranggo lang ginagawa ko na ganito, hindi talaga lumilipad. Ang ginagawa ko, ang last resort nyo, mga boss, para lumipad siya talaga, yung saranggo lang ginawa nyo na ganito, mapalipad nyo, lagyan nyo ng napakahabang buntot dito. Silupay na mahabang buntot. So, yan ang mangyayari. So, pangit na. Kasi ito, dapat walang buntot. So, sana ay na-explain ko ng maayos. Yun ay base lang sa aking experience, mga boss. Hindi po kasi ako professional. Merong mga magagaling talaga doon sa amin pag gumawa ng ganito, pag tatlong dipa ang ginagawa, pag pinapalipad nila, tinatali na sa puno para wala nang paglipad nun, hindi na tinatanggal. Araw at gabi, nandun lang yun siya. Tapos ang ingay kasi nilalagyan nila ng anong tawag nila doon? Bully man ang tawag sa amin nun, paugong dito. Wala kasi akong paugong dito sa aming lugar kasi syudad to, kailangan mo pang pumunta ng probinsya para makakuha ka ng materialis para doon. Yung iba, nag-i-improvise yung PC, yung straw. Pero mahina lang yun siya. Pero meron pa rin siyang tunog kunti. Nilalagay nila dito. Hindi din kasi ako nakagawa pa noon. So, ayan. Sana ay naintindihan nyo, mga boss. Hindi po ako professional na gumagawa ng ganito. Itong sa akin na experience lang. Una, lagyan mo ng ulo. Pangalawa, kung saan siya nagda-dive, dito sa kabila mo siya, dito siya mag-dive, lagyan mo ng cellophane. Kung hindi talaga lumilipad, kasi ang posibilidad nun, mali yung pagkagawa mo sa saranggola, makapal ang mga kawayan, mabigat, matigas, pati itong buntot, dapat malambot. Tapos ang nagawa mo, hindi malambot, matigas. Ang gagawin mo na niyan, lagyan mo ng mahabang cellophane na para na siyang saranggola na yung diamond. So yan, sana ay naintindihan nyo. At hanggang sa susunod kong video, mga boss, stay safe, stay home. Kung magpalipad kayo, sana ay nasa vicinity lang kayo ng inyong bahay. Hindi ako makapalipad ngayon kasi naka-lockdown dito sa Davao at umuulan din sa labas. Stay safe, mga boss. Pasensya na. Salamat. Peace. Shoutout Jeffrey De La Cruz, Jofren Barrias, Grace Arellano Perez,
Frank Elysius Official, Lani Rufino, John Carlo Mangunon. At hanggang dyan ang ating video mga boss. Sana ay may natutunan ulit kayo kahit papano. Stay safe lagi mga boss. Stay at home. Ingat. Peace.